Brian Sunshine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSB timbahay na nakatutok ngayon. Alamin na natin ngayon kung ano ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 17. Makita natin din sa ating latest weather satellite image ang southwest monsoon o habagat ang siyang nakaka-apekto ngayon sa western sections ng northern at central Luzon. Habang ito namang low pressure area o LPA na ating binabantayan na nasa labas pa rin ng PAR ay inaasahan nating kikilos ito pa northwest at maaaring pumasok ng PAR by Friday. May chance na maging isang bagyo ito by Friday or Saturday dahil maaaring kumuha pa ng moisture na siyang magpapalakas dito habang nasa East Philippine Sea at palalakasin din ang habagat. Dito sa Luzon, umaga pa lang may mga pagulan na sa Ilocos Region at Zambales at Bataan sa Central Luzon. Ilang bahagi din ng Calabarzon at ganun din dito sa Mindoro at Palawan na maaaring magtagal sa maghapon. Habang bahagyang maulap naman ang sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na dito ang Metro Manila. Pagdating ng hapon, malaking bahagi na ng Luzon, ganun din dito sa Metro Manila, ay makakaranasan ng maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains na maaaring maranasan. Naglabas pa rin ng Severe Flood Advisory Warning ang PAGASA dito sa Cordillera Administrative Region, samantalang Moderate Flood Advisory Warning naman sa Ilocos Region at Central Luzon dahil sa mga inaasahang pagulan na maaaring maranasan ngayong araw ng Miyerkules. Dito naman sa Visayas, bahagyang maliwalas na panahon ang aasahan na may mga ilang mahinang pagulan na maaaring maranasan dito sa Western Visayas. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may moderate to heavy rains na rin aasahan sa buong Visayas, dala ng mga localized thunderstorms sa maaaring mabuo sa maghapon at magtatagal hanggang gabi, lalo na dito sa Samar at Leyte provinces, epekto pa rin ang habagat at mga localized thunderstorms. Dito naman sa Mindanao, dahil apektado pa rin ang habagat ng Western Mindanao, may mga pagulan sa umaga dito sa Sulu Archipelago. Pagdating ng tanghali hanggang gabi, may mga heavy to intense rains na mararanasan dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, BARMM at Soxagen, dulot naman ng mga localized thunderstorms sa maaaring magtagal hanggang gabi. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides dahil sa mga inaasahang pagulan. Walang gale warning na inilabas ang PAGASA ngayong araw ng Miyerkules. Ligtas sa makapaglayag ngayong araw ang anumang mga karagatan ng kapaligid sa bansa. Ito ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Bahagyang maulap na kalangitan sa umaga ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lawigan nito ngayong araw ng Miyerkules. May mga aasahan din tayong mga pagulan sa tanghali pa lang o hapon hanggang early evening dito sa ilang bahagi ng Metro Manila dulot ng mga localized thunderstorms sa magdadala ng mga kalat-kalat na pagulan. Sa mga oras nito, nasa 26 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila with 80% humidity. Sa mga lalabas ng bahay at sa mga papasok sa trabaho na abuti ng hapon sa labas, huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong panangga sa mga inaasahang pagulan ngayong araw ng Miyerkules. Sumikat ang araw kaninang 5:42 a.m. samantalang ang sunset naman mamayang 6:18 p.m. ng gabi. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Miyerkules. Lagi maging handa, may pagyuman o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Alamin naman natin ang lagay ng trapiko dito ngayong umaga dito sa Metro Manila na iahatid sa atin ni Fifi. Rise and Shine, Fifi!